ayusin mo yan. Ano yung pinaka-ayaw mo na pag-uugali ko? Ano ang message mo for me na hindi mo pa nasasabi sa akin? Okay. So, yun ang pangit sa ugali. Yun yung hindi ko masabi sa kanya. May times po ba na nandisappoint ka na sa akin? Ano yung characteristics na gusto mo sa magiging future partner ko? That is the reason why ayoko siyang mag-boyfriend ng mayabang. Guys, welcome back to my YouTube channel. So for today's video, as you can see from the title and also from the thumbnail, may special guest po tayo makakasama. Although hindi siya special guest, lagi na siya makikita sa vlog ko. Based sa title natin na gagawin for today is kasama natin si Mother. Yeah, Mother. Ang gagawin namin is questions I've never asked my mom before, my mother, my mama before. So, yung mga tanong na hindi ko pa na-ask sa kanya. So, meron kami ditong maliit na bag. Dito nakalagay yung mga questions or meron kami to be specific 12 questions. So, ayan, bubunot ka lang dito ma ng mga questions. So, para may please, hindi ko alam kung anong sunod-sunod na questions. So, ayun guys, ito yung mga tanong na hindi ko pa natatanong sa kanya. So, yes, start na natin. Ayosin mo yan. Yes, mother. Oh, so, sige. First question. Bulat ka na, mother. Ako magbabasa. Okay. First question. Naisipan mo na bang mag-abroad and dun mag-work? Ayan yung questions. Question natin, guys. So, yan. Naisipan mo na ba? Nung ako siguro mga early 20s. Yan, napag-isipan ko yan, pero hindi ko naman na-finalize yung plano ko. So, okay. Hindi ako lang tayo. So, ayun. So, hindi pa naisipan ni mother na... Naisipan ko lang. Okay. Naisipan ko lang ng mga early 20 ako. Okay. May mga bata-bata ako pala ni mother. Yes. Kasi ano nga, diba, nung bata kayo... Medyo ano pa ako noon, aggressive pa. Yes. So, masipag sila mother na. So, ayun. May plano ko noon, pero hindi na po. Okay. So, next question. Second question, mother. Next. Next question is, yan. Ilang anak ang talagang naplano niyo ni daddy before? So, ayun. So, ngayon guys, kami kasi apat kami magkakapatid. So, dati, plan niyo anak. Wala. Joke? Wala. Mother. So, ayun. Actually, hindi namin pinlano niya kung ilan ka doon. So, kung ilan na lang yung dumating, yun na lang. nagkataong... Sakto ba naman? Oo. Apat. Ang prepared ko kasi yung anak is only 3. Naging 4, may bonus. Yan. So, guys, kami ng magkakapatid is dalawang lalaki and dalawang babae. Sakto siya. So, balance, ganon. So, yun two boys and two girls. Yes. So, hindi na plano na yung mother. Hindi na plano. Kumbaga, kung ano na lang yung dumating na swerte, okay na yun. Yes. Okay. So, next question. Third question, guys. Third question. Bulat na mother. Mainit pala dito sa kwarto, ha? Mainit talaga, mother. So, next question is, ano po yung ideal life na gusto mo para sa akin? Ideal life for the future. Tapos sa'yo yan, dahil like mo yan. Hindi maalong naisip mo namin talaga. Ang wish ko na maging... Actually, gusto ko flight attendant ka. Same, pero nga. Kulang sa height. Pero hindi ka pinala. Hindi ka sinuwerte sa mga qualities ng isang flight attendant. Uy, maganda naman ako ha. What? Mabuti rin naman ako kasi... Kinulang lang talaga sa kayo. Kinulang lang talaga siya. So, kung anong naging course niya ngayon, yes, which is education, teacher, good na rin. Okay. So, yun. So, next po. Next question. Ito na. Sorry. Next is, what is your biggest fear? My biggest fear is, syempre, kahit na
sinong mommy, yun ang biggest fear. Hindi makatapos yung mga anak nila. Yes. Tapos, so, yung... Siyempre, nag-iiba-iba yung ugali ng mga anak. Kapag tumatanda. Hindi ka nakakasiguro kung sino yung makakapagbigay sa'yo yung inaasahan mo sa kanila, yung expectation mo sa kanila. So, what is your biggest fear, so, mother? So, ang biggest fear ko is yung hindi ko maibigay yung dapat na responsibility ko sa kanila. Okay. So, yun. Yun yung aking biggest. And so far, hindi ko naman naging fear mo. Okay. So, next question. Next question is, if you will rate us, kami magkakapatid, 1 is the highest and 4 is the lowest. So, pagiging sweet as your child. For being sweet, the sweetest is yung aking tanay. Okay, or si kuya. First child ko yan. So, parang sa feeling ko siya yung pinaka-sweet. Yes. Shout out to my kids. Hindi, yung kasi bunso namin, yung bunso ko is hindi siya vocal. So, hindi siya nagpapakita na, hindi siya expressive. True, so, verbal hindi siya ganun. Very quiet siya. Although, may sweet inside sa ano niya, sweetness sa inside, pero hindi niya maipakita. Hindi kasi siya showing. So, ang una-una kong pinaka-sweet, yung aking eldest, and then the least, yung aking bunso. Okay. So, ayun. So, kami dalawang ni ating mother. Yung dalawang second girls. Second and third. Yung dalawang girls, palibasa, dahil pare-parehas kami yung girl, iba-iba yung ugali namin, may pagka-atakan, may pagka-bruha. So, yung sweetness, intact na yun eh. Aww. Very ano na yun. Given na yun. So, babae kasi. Okay. Yung nire-rate ko lang is yung aking dalawang boys. Yes. Kasi yung halos naman lahat siguro sa boys, hindi ka anong showy pagdating nga sa parent, gano'n. So, ayun. Last, normal na lang siguro yun. Usually talaga mga boys, tahimik lang yan. Kaya yes, hindi mo makita yung inner ano nila attitude. Okay, so next question. Last na ba yan? No, we have. Dami naman question. Yes. So next question. Ano yung pinakaayaw mo na pag-uugali ko? Marami. Ano ba? Dami naman nata. Una-una. Okay. Meron siyang ugali na mabubunyag lahat. Bigla-bigla na lang hindi kumikibo. Bigla-bigla na lang tahimik. Nakasimangot. Dadaboy. Which is, minsan, ganun talaga ugali ng mga babae. Moody. Yun ang the right term. Yes. Moody siya. So, kumakibo talaga. Tsaka, sweet naman siya pag may gustong pabili. Oh, hindi yun! Very sweet naman siya. Pagka naghihingi ng pera. Ay, hindi ako maghihingi ng pera, mother. Hindi yun siya. Actually, saka sweet siya. Yes. Pagkasama niya si Tente. Hindi ah. Kulit nga eh. May mga negative and positive attitude siya. Na nasa ano lang. Dahil siguro sa environment. So, yung pinaka-ayaw mo sa naugali ko, mother? Is yung masugot. Mataray. Sabi nila, hindi daw ako masugot. Mabait daw ako. Pag sa inyo, tsara! Yeah, tawa lang yan. Medyo yung tawa. Mamaya yan, iba na ang mood niya. Ewan ko. Ganun talaga ako. Hindi ko alam. So, yun. Which yan pagka... pagka naka-mood siya, okay, mag-busit. Okay, next question. Ang init naman. Bakit yan? Parang di... Kaya ako na magbabasa mo yun. Parang di gumagana na aircon. So, next question is, sa pamilya na mayroon ka ngayon, may pinagsisisihan ka po ba? Ayun, wala naman. Okay. So, kahit na ganyan silang makukulit, kahit na matitigas ang ulo, pero minimal lang naman ang problema. So, hindi ganun ka-serious. Wala akong regrets. Happy lang. Okay.
So, gusto ko lang silang kasama. Anytime, anywhere. Wow! So, next question. Ano ang message mo for me na hindi mo pa nasasabi sa akin? Okay. Halos lahat kasi naman, di ba, lagi tayong nag-uusap na. So, ayun. Message. Hindi kami ganun ka-intimate ni Janille. Hindi kami ganun ka-close. Oh, close na tayo, mother? Close kami, pero ganun lang. Hindi yung serious. Yes. Walang, puro lang, ano. Puro lang, day, usapang mother and daughter. For the rest of my life, hindi pa nasasabi. Ang message ko lang sa kanya. Hindi ko pa nasasabi. Na hindi ko pa nasasabi sa kanya. Is yung pagiging busit niya ay palitan niya. Alisin niya yung pagiging pangit na ugali na hindi ko gusto. Gusto ko lahat ng mga gusto niya sabihin sa akin, open siya. Open sa lahat sa akin. Yes. Ayoko siyang maging sensitive. Kasi very sensitive kasi siya. So, yun ang pangit sa ugali. Okay. Yun yung hindi ko masabi sa kanya. Okay, mother. I know na. Sige, next question. Last four. The next question is, bukod sa course ko po ngayon, may iba ka pa bang course na gusto para sa akin? So, nasabi mo na. Nasabi ko na yan. So, aside from flight stewardess, best gusto pa rin siyang maging CPA. Hey? Parang gusto ko siyang diretso yung course ko sana. Kaya lang, since mahina siya sa math at saka sa problem solving. Hindi naman sobrang hina, man. Hindi ko lang mag-guess man minsan. Hindi naman mahina. Kasi, nadadaan naman yan sa pag-aaral. Yes. So, yung CPA, mother, ano ba yung CPA? CPA, accountant. So, yung accountant siya. So, yun po ang aking course. Hindi niya na-carry, kaya teacher na lang. Education na lang. Gusto ka dito, wala ka na si frame. Ayan. So, kasi tapad-lapad ko yun. Gusto niya sa akin yan, of course, is CPA. So, yun. Last three questions before we end this video, okay? So, next question, guys. May times po ba na na-disappoint ka na sa akin? Meron. What? Yung in-expect ko kasi siya na makakakuha siya ng mga higher grades. Mamari, hindi mo higher grades ko? Sabagay, nakakakuha siya, pero Dean's Lister sana. Mari, hindi mo lumalabas yun ah. Bebe mo lang, kidding aside. Hindi ko naman, wala naman expectation sa kanya. Kaya okay lang. So, wala akong disappointment sa kanya. Yes. So far. Next question. Two na lang. The next question is, ano yung best thing na nagawa ko or meron ako na pagmamalaki mo? Best thing? Best thing or things na pagmamalaki mo to the whole world. Char. Ano sa tingin mo ang I don't know, best mother. Ko? Ikaw nga sa tingin mo, ano yung best thing? Kasi aside dun sa na-achieve yun no high school, ano ba yung mali? Naging major retcher doon. So, hindi lahat ng mga estudyante natatanggap doon. So, parang isa na niyang achievement yun. And then, yung natapos siya ng high school na walang bagsak sa achievement na rin. Yes. At saka, yan, pagiging funny niya. Ang funny daw. Voices. At saka, hanggang ngayon, wala pa siyang boyfriend. Yes. That is the best thing. Okay. Ay, eto. Susunod na question. Okay. Yung last question, guys. Eto na. Ako na bumunod. Ayan. Ano yung characteristics na gusto mo sa magiging future partner ko? Sa magiging future husband niya. Yes. Kung meron man. Husband, mother, agad. Wala pa nga boyfriend. Kung magkakaroon ba siya ng husband sa future, siyempre, gusto ko yung may pagmamalaki ko siya. Yung hindi siya gagawa ng ikasasama niya. Being the wife, being the mother, of course.
gusto ko maging perfect wife and perfect mother din siya na parang katulad sa akin. Oo, okay. Inaspa yun. Sarili buhat lang eh, no? Sure. No. Siyempre, sino ko ba mag-aakangat sa'yo kundi sarili? Yes, okay. Yun lang. Ay, ano characteristics niya, mother, to be specific? Characteristic niya, gusto ko siyempre, unang-unang mabay. Yes. Gusto ko respeto. Yung ma-respeto. May takot sa Diyos, may takot, may paniniwala sa Diyos. At higit sa lahat, yung respeto niya sa family niya, sa parents niya, sa amin, at saka sa mga anak niya. Okay. Gusto ko respect ang kailangan. O ano man yung meron siya, gusto dapat contento na siya. Contentment sa pamilya niya at saka sa wife niya. So, in general, mother, respect. Respect, contentment. Yes, and faithful. Of course, mabait. At saka, ayoko nang mag-ama. Okay. That is the reason why ayoko siyang mag-boyfriend ng mayabang. Ang pagiging mayabang, may kasunod na kanyang bad attitude yun. So, true. Gusto ko down to earth lang. Be humble, as always. Yes. Sakto lang yung pagiging humble, wag na masyado sa sobra. Hindi ko sinasabi, umanap siya ng mayaman. Pero yun. Parang ganun na nga. Pero, pwede sana. Hindi, tapos sabay kaming angat, syempre man. Yung maaangat naman siya sa buhay. Hindi naman siya maghihira. Hindi kakalam yung sigmura. True. Yun lang. Okay lang sa akin. Tapos na tayo. So, ayun. Yes. That's the question. Bigyan mo muna ako ng message. Okay, so this video is our entry for Mother's Day nga, guys. So ngayon is Mother's Day na. So ma-upload ko to. Siguro tapos na yung Mother's Day. So, what's Mother's Day celebration? Pero for me, guys, every day is Mother's Day nga. So ayun, guys, ang aking message kay Mother, of course, thank you sa lahat, Mother. Thank you sa support sa aming magkakapatid. And ayun, love sa namin. And sana hindi ka magsama sa akin sa pag-support. So, yun lang. Thank you sa pagsama sa akin sa video na to. For it and our, video, gusto ko lang batiin lahat ng mga mother, nanay, inay, mamu, lola, oma, na tita. Kayo bilang nanay, parang kwan tayo, working mom, na walang day off. Yes. Walang, hindi ka pwedeng tumigil sa pag-aalaga ng mga anak mo. Hindi ka pwedeng mag-stop sa pagiging nanay, pagiging responsible. Kasi inaasahan tayo ng mga anak natin. Kaya pag nag-stop ka, paano na lang sila? So, kailangan, pag ikaw ay isang ulirang ina, hanggang katapusan, hanggang may buhay, kailangan panindigan mo pagiging ulirang. Kasi ang mother, kaya nga tinawag na mother, parang si Mother at Mama Mary, nandyan lang siya, nagbabantay. Kaya sa lahat ng mga mommies, mga nanay, ulit, inay, oma, mamo, Mima, Mother Earth, Mother Earth, ako'y proud na proud sa akin. Very, very proud. Kaya sa lahat po, salamat. Sana Subscribe. Mag-like, share, and subscribe kayo sa channel ko. And of course, sa aking Facebook page ko din, guys. Like nyo. Dun din sa YouTube channel ni Kuya ko. Ayan, may YouTube channel na rin siya. So, please subscribe to our YouTube channel. And of course, bago magtapos ulit tong video na to, nice ko lang bumati ulit sa mga mother dyan. Ayan. Happy Mother's Day to all mothers dyan. And sa mga anak dyan, ayan, mahalin nyo hanggat nandiyan pa yung mga mother or parent ninyo, of course. Lagi silang nandiyan para supportahan kayo and i-guide kayo sa tamang landas. Ganun. So, ayun lang guys. Thank you for watching. I hope you like this video and enjoy this video. And don't forget to like, share, and subscribe to my channel. And of course, to my Kuya's channel. Bye! Bye!